那山的山林给你。松星星星星。No dining policy. Ano ba yun? Explain mo ha. Juliet. Yung mga restaurant. Yung mga restaurant. Yung mga restaurant, bawal na magpakain sa loob. Puro take out na lang. Ayun ibig sabihin ng dining. Ay, ang ganun pala yun. So anong style wala akong pakialam doon kasi wala naman akong pera na binibili doon. Wala ka naman. Nakakala ko makuha na lang ako doon. Naglanakaw na ako. Yan, ito yun. Yung talbos na kinuha niya, masustansya yan. Wala nga kayong pake. Nabenta mo na, pre. Hindi, kitakain mo lang siya ng ano. Chairman dyan? Chairman? No dine-in policy. So, anong ano natin doon? Yung bagong nilabas ng IATF Resolution 104. Okay? Yun, nakalagay lang naman doon yung mga wala na tayong dine-in, ano? Simula mamaya. Bukas. Yes, effective today until April 4. No dine-in tayo. Allowed lang nila yung mga Alta Presto. Ibig sabihin yung parang open. Open. Pero talagang kailangan na observe din ng social distancing. Katulad ng ano? Katulad ng mga kainan na sa labas. Yung mga, yes, yung mga rolling store. Mga ganun. Rolling store at saka yung mga nasa labas. Mga park na may kainan. Diba? Nasa labas yung kanilang kainan. Yung may mga coast lang. Oh. Yes, allowed yun. Tapos, yung mga kailangan daw, talaga, naka-ano ka na. Face shield. Face shield, face mask, saka yung mga 18, no, under, at saka 65 years old, is talagang bawal na po lumabas kahit na araw o sa lahat ng oras, no. Unless na may, at saka yung buntis ng mga babae, no. Unless na kailangan talaga na lumabas sa emergency cases, yun naman ay napapagbigyan. So para doon yung mga mahuhuli na mga pasaway na hindi sumusunod sa ating no dine-in policy, paano po ba yun? So yan po ay kailangan na nilang sundin lahat ng mga pinapatupad ngayon dahil isa sa naging advice po at napag-usapan, yan po ay kukunin natin at dadalhin doon sa presinto, ipablatter natin at magki-case file po. Yan ang pinakamadali nating magawa. Pag talagang paulit-ulit at hindi sumusunod, ikikis file na lang po. Lahat ng hindi nagsusot ng face mask, facial. O lumalabag sa curfew na alam naman natin paggabi, kahit paano meron pa rin, ano? Pasaway pa talaga, no? Kailangan maging mahigpit na. Sana naman sumunod sila. At isa pa sa napag-usapan sa meeting namin, so meeting ng mga barangay chairman dito sa Intramuros at sa city sa Intramuros administrator, Attorney Gildy Rasito at ating mga security ng at kapulisan, magpapatupad po tayo ng pag-iigpit sa pagpasok sa Intramuros, no? At kung kayo po ay may mga trabaho, kumuha na kayo ng mga ID nyo o certificate of employment sa trabaho. Ang mga lehitimo ng mga taga Intramuros ay binibigyan naman ng ID. At ang mga boarding house po, alam natin marami dito sa Intramuros, kailangan sila po mag-coordinate sa barangay ng mga kanilang clearances. Ganon din po yung mga boarders nila na nandito ay mag-coordinate na po sila sa kanilang mga barangay para mabigyan sila ng identification or clearances na kailangan nila pagpasok nila dito. Ayun. So yun po sa ating barangay 657 Zone 70 po, District 5 po. Kay Chairman Tipoy Jimeneya po, magandang hapon sa iyo, Che. So ayan, maraming salamat po sa information na binibigay nyo sa amin para po ipabalita po sa ating mga kababayan itong ating bagong policy nilabas ng IATF. Okay, channel rin lang malakas, binibigla mo naman kami pag gumanga. Mabuti na nasasagot natin. Hindi, okay lang yun. Kaya mo yun, Chelo. Che, thank you, Che. God bless you, ha. So, ayan po, mga kaibigan, ito po yung ating barangay 657 sa 70. Ayan po, tuloy-tuloy yung pamamigay kanila ng kanilang mga food pack sa ating mga kababayan. At sana nakita ninyo, ayan,
Happy New Year! Ayan, Happy New Year na naman daw. Ayan. Thank you po, Yorme. Merry Christmas, Yorme. Ayan. Merry Christmas. Yorme, thank you. Thank you ulit kasi meron pa naman tatlong buwan. Ay, apat na buwan pa natira. Apat na buwan pa. So, apat na buwan pa mabubusog. So, ayan, magandang hapon po mga kaibigan na dito po sa May Intramuros kasama po ang secretary na parang si F4 dati. Ayan. Na siya ni siya rin ganin. Sing 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 sing. Wasing sing sing maksili. Buset. Wasule wasule. Wasule wala kasule. Sing ganin what's it like? Bizet! Ayun mga kaibigan, ganyan po sa bis. Sino sino? Pwede na rin, dami sino. Sino? Di ba kaya na black day? Nakakad isang sa tanay. Ano tayo? Nalakad tayo ah. Tayo. Ano yung isang vlog mo, hindi tayo nagbablog? Hindi, hindi lalabas kaya. Sabado ah. Sabado, sabado ba? Hindi ko alam, depende. Yung dating... Basta alatan yung dating what's it like? Kamat sila. Ang mayroon po ng magandang lugar. So ayan, magandang hapon mga kaibigan. Nandito po tayo ngayon sa may Magallanes at magtatanong po tayo dito sa mga ating mga simpleng mga kababayan na ating patanungin kung ano ang kanilang stand doon sa sinasabi nating no dine-in policy. So friend, magandang hapon sa iyo friend. Anong masasabi mo sa ating magiging dine-in, no dine-in policy dito sa buong Maynilaan? Para maiwasan yung paghawa-hawa ng COVID. So ano pa? Para din hindi dumami ang cases. Tsaka may alam mo ba medyo stricto na ngayon kasi parang bababaan ng ating curfew time dito, di ba? Ng local okay na barangay. Yun, kasi nag-iingat lang natin. Tama yun. So ayan, okay lang ba sa'yo lahat ng implementation na ito? Okay lang ba sa'yo sa lahat ng implementation na nangyayari ngayon? Okay lang naman po. Basta sumunod lang tayo sa gusto ng pamahalaan, hindi kong kakalat yung tubig. Ayun. Ayan po si ate. Sa pangalan ni ate? Jasmine. Ayan, Miss Jasmine, may gusto ka mabatiin? May wala ko. Wala ba? Ganun ba yun? So, wala siyang babatiin. So, ate! Bawal ang bata! Okay, iyak! Huwag kang iyak! So, ayan ang masasabi mo dahil sa ating mga, minsan sa ating mga palengke, dumadami po tayo. Opo. Ano masasabi mo doon? Anong stand mo doon? Ako naman ay sumusunod lang din kung ano po yung... Di ba na mamalengke ka rin, di ba? Ay, ano, hindi na po ako. Hindi po ako namamalengke. Hanggang dito lang po ako. Mahirap na po. Mahirap na pong mahawa sa... So, ayan mga kaibigan. So, nandito po tayo nga sa Magallanes. Alam natin na ang rules and regulation ngayon is... Hanim na egg. Ano daw? Hanim na egg. Nagwato kaya atin. Ito pa ano? Di ba? Nabidyohan ko yun ha. Sibuyas pala yun. Sorry na. Sorry na ate. So ayan mga kaibigan. So nandito lang po tayo sa area ng Magallanes. At ayan. Nakikita po ninyo naghahanda po itong ating mga kababayan. Ayan nga. Dahil nga mamaya maya is implement na talaga itong no dine-in policy. So anytime effective na po ito. Putos po ng ating DALG. So sana ho ang lahat ay sumunod sa ating mga local barangay, sa ating mga LGUs. Ayan. So sabi mo ate saan mangyayari? Meron pang sigang. Sana all may sigang. Sana all may sigang diba? Ate ba tayo no? Ate dyan kami nakain sa inyo, may sigang kasi kayo. Nay, may tanong ako sa'yo nay. Isang malupitang tanong. Nay, ano masasabi mo about sa no dine-in policy? Wala sila. Problema nila yan. Bakit problema nila? Problema, di mo ba problema yon? Hindi ko na problema. Ah, naluluto ka na kasi, no? Hindi ka kasi bumibili, kaya okay lang. So, problema nila pa. So, problema pala nila yan. Iba ikaw, ano masasabi mo? Ano ba yan? Walang bote? Plastic lang. Ano yung masabi mo? Ayaw mo sabi mo sumagot. Walang kwenta kausap.